Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel, Butchok TV Tutorial. Kumusta po yung lahat mga guys? Mga kaibigan namin, no? Lalo-lalo yung mga gusto mag-travel ng Pangasinan. So, nakapag-travel na po ba kayo o nahirapan pa rin kayong makapasok sa Pangasinan? So, sa video ito guys, mayroon tayong tutorial kung paano tayo mag-fill up ng S-Pass QR code, no? So, marami na rin ito guys, no? Kung ano ba ang ibig sabihin ng S-Pass, no? O ano ba ang specific na purpose ng S-Pass pag pumapasok ng Pangasinan. Una guys, ang S-Pass ay isang site, no? Yan yung spass.ph. Dito guys, kayo ay maglalagin, no? Para maging, no, member kayo o para magkaroon na kayo ng member sa site na ito, no? So marami tayong nabasa guys sa ilang social media kagaya ng Facebook, no? So maraming tao talaga o marami tayong kababayan na gusto pumunta ng Pangasinan. So sa iba't ibang mga dahilan, no? Ngayon, nagtatanong sila sa mga social media kung ano ba yung kailangan, no? So, nakakatawa guys, nakakalungkot kasi may mga sumasagot na hindi naman talaga tama yung kanilang ibinibigay ng information, no? Yan, kagaya ng iba, nakakatawang reply, no? Nakakatawang mga sagot, no? Kaya minsan, nalilito yung mga tao na ano ba yung kailangan para sa makapasok sa Pangasinan, no? Anyway guys, ang tutorial na ito ay ginawa para sa inyo. Kaya tayo natin ang simulan. So ngayon guys, no, halimbawa ito na yung S-Pass, no. S-Pass.ph siya nang lalabas, no. So sabi dyan, member login, no. So, bago kayo mag-member login, no, dapat mag-create muna kayo ng inyong account. So, scroll down lang kayo, no? So, ayan, create an account. Ayan. So, mag-saving create account, no? Yan yung mga information, no? Unang-una yung phone number. So, yan sa phone number na yan, pwede yung ilagay dyan yung personal yung number, no? Habang ginagamit yung cellphone, no? Habang nag-fill up ng S-Pass. At sa application na ito, pwede kayo mag-multiply na mag-create ng account, no? Basta magkakaiba yung contact number. So, halimbawa yan, no? Yung number mo ay 0915-45312, no? Yeah. So, yung 0, no? Hindi na inalagay, no? Yeah, i-delete mo na yan. Siyempre, no, para i-confirm mo yung mobile phone number mo dyan. So, kailangan guys na may confirm mo yung number mo, no. Yan. Simple lang, no. Para lang kayong gumagawa ng email admin. Yan. May mga confirmation. So, halimbawa, ganyan na. So, pinitin nyo lang yung next. Yan. Yan. So, sa next, nandyan na yung login information, no? So, gawa kayo ng password po ninyo na kung saan, no? Yan. Dapat yung strong na password, no? O madali yung maalala. Halimbawa lang, no? Ayan naman, 2-2. Okay. Ayan guys, no? So, okay. Yung name nyo na. Ayan. Thank you.
fingers, no? So, yung permanent address ninyo, yung probinsya po ninyo, no? Kung saan kayo inanak, no? Kasi, pwede yung gamitin yung birth certificate po ninyo para i-attach doon mamaya sa mga requirements, no? Ng kakailanganin, no? Yan. So, i-attach yung requirements na yan sa step number 3. So, sa akin, guys, nasa step number 1 pa lang tayo, guys, no? Yan. Yan. Tapos pili lang kayo ng email ninyo. Age. Yan. Yan. Tapos individual lang piliin nyo. Tapos isasubmit nyo na ngayon, guys. No? Pag nasubmit na yan, no, i-review niya yung profile po ninyo, no? Yan. So, yan na, no? Review your information. Yan. Number, no, password. You know. Yan. So, yan na. Yan. So, bago kayo mag-confirm, no? Yan. I-Pilipin, no? Okay, tapos confirm na. So, masusunod ay, yan. Pwedeng i-save yung password po ninyo, no? Para ibigay mag-login kayo, no? Automatic na. Yan, no? Welcome, June. So, example lang yan, guys, ha? Sa ginawa lang natin, ha? Yan. Ngayon, no? So, meron na kayong, naka-registered na kayo ngayon. Ang gagawin nyo ngayon ay, yan, pupunta na kayo sa menu, no? Yan. Pinto yung menu para mag-apply kayo ng inyong S-Pass, no? So, pinto yung auto traveling. Yan. So, kaya nyo pilapan yan, no? Yung yes or no yan, kung anong afford, no? Yan. Pwede yes, pwede no. So, yung lugar nyo, ACQ ba? MACQ? Yan, pirapan nyo po yan. What is your current location? Yan. Kung saan ka nakatira ngayon o tumutuloy ngayon, no? Yan. Limbawa. Caloocan City. Yan. So, i-type nyo lang yung Caloocan City, tapos saan kayo pupunta, punta kayong Pangasinan, saan sa Pangasinan, so sa Alamino City, bawa, yeah. Sa Alamino City, no, sabi niya, you need to apply for a travel coordination permit, please check the requirements of your destination LGU. So ito guys, no, pwede yung kontakin yung LGU po ninyo, no, sa Alamino City, no, para humingi kayo ng assist, no, kung paano kayo makapunta sa inyong pupuntahan, no? Nagbibigay naman sila ng mga assistance, no? Halimbawa, kung hindi kayo complete ng requirements, pwede kayong bigyan ng ibang requirements, no? Yan, pwede kayong hingan ng ibang requirements na yun din yung i-attach nyo mamaya sa step number 3, no? So, ayan na guys. So, kung re-review nyo pa yan, ayan yung mga karamang requirements, no? So, why? Travel ng Pangasinan. Nakin mo lang dyan kung saan yung part mo dyan, no? Yun ang isasabit mo requirements. No? Diba, sa tourist din, no? For tourist, no? Kailangan ng proof of registration with, ayan, Pangasinan Tarana.ph, no? Yan. Tapos naman, so, yan. Yan na, no? Apply for travel coordination permit. So, yan yung pipilapan nyo, no? Sa step number 2. Yan.
TCP and TPP. Pag sinabing TCP, Travel Coordination Permit, no? Tapos yung TPP, Travel Pass Permit, no? Yung dadangkang pangalan. Ngayon, individual yan, no? Yan. So, yan, kahit hindi mo na filapan yung address, no? Yan, kahit hindi mo na po filapan yan, no? As is na yan. Ilagay mo, no? So, wala pala yung guys, no? Huwag na huwag nyo palang pipilapan yan, no? Yan, hindi yan pipilapan. Okay, no? So, dito na tayo sa personal details na. So, huwag yung pipilapan guys, ah, yung others, no? Please specify, no? Huwag yung pipilapan yun, no? So, nagkamali ako dyan, no? Huwag yung pipilapan yun. Yan yung ilalagay natin mamaya sa baba. So, personal details na tayo. Dyan na si June, H, Monte. So, kaya nyo maglagay ng ano, emergency contact person, no? Kaya nyo rin pilapan yan. Kaya din emergency contact number, no? Yan. Tapos yung travel, ano yun, no? Kung anong araw kayo magbibiyahe, yun naman din yung araw na pagdating ninyo, no? Kasi lalo kung land-based lang naman yung Pangasinan, tama, no? Kaya same lang yung date, no? Yan yung pagpasok nyo sa Pangasinan, yun yung date na yun, no? Ang ilalagay nyo dyan. Nung araw na papasok kayo ng Pangasinan. Yan. So, barangay. Sa mga po, galing kayong barangay 101. Tapos pupunta kayo ng Pangasinan. So, anong barangay sa Alaminos yan? So, halimbawa, barangay Bani. Yan. So, halimbawa lang yan guys, ha? Tapos mode of transportation, land. Yan. Depende po, no, kung ano yung ano nyo. Tapos yan, yung additional travel details. Dyan yung ilalagay yung kanina, no, yung visiting my parents, no, or wedding, or emergency, no. Dyan yung pala ilalagay yan, no. Huwag dun sa my others, no, sa taas. Yan. So, kung yung card nyo ay private, mas maganda, no. Yan. So, bago nyo i-confirm, no, kailan nyo muna i-verify, no? Yan. So, ganyan yung ano ng S-Pass, no? Okay, proceed na tayo. Okay, your application will now be, yan. Okay, nandito na tayo, step 3 na tayo. So, ayan na yung ano nyo. Ito na yung pag-upload na ng mga requirements, no? Yan. Okay, check nyo yung ano nyo, kung tama yung ano nyo, details nyo, no? Profile nyo, no? Yan. Kasi pwede nyo balikan yun, no? Yan. So, ngayon, ito na yung sinasabi natin, no? ID. Pili kayo kung anong ID. Mas maganda ng ID, yung naka-address o may address na taga-Pangasinan kayo, no? Yan, mag-submit ka ng ID na kung saan mayroon doon na ka-print na address nyo na taga-Pangasinan kayo. Mas maganda yun, no? Mas ma-approve kayo doon. Tapos, halimbawa, o, yan. Yung kanina number, no? Tapos, ito naman, no? Yan, halimbawa, SSID. Tapos, susunod, SS number. Okay. Tapos, yan. Kaya nyo na i-upload. No? Picturean yung ID ninyo. Choose file. Yan. Camera, picturean nyo, no? Yan. So, pag picturean yung ID nyo, dapat buo, no? Halimbawa, ito yung ID ninyo. Yan. Dapat malinaw, walang reflection, no? Yan.
dapat nababasa yung buong information doon sa ID nyo, tapos buo, no? Hindi pwedeng putro-putro kalahati lang na picture ninyo, no? Hindi pwede yun. Tapos next tayo, dito tayo sa yan, RT-PCR test. So ang nilagay ko lang dyan guys, no, sa part ko, no, ang nilagay ko yung galing barangay dito sa Manila na kung saan, no, barangay clearance yun na kung saan ako ay hindi PUM o PUI, no. Yan ang insilabit ko sa RT-PCR test. Samantan dito naman sa other documents, humingi ako o nag-request ako ng barangay clearance dun sa pupuntang kong barangay sa Pangasinan. At yan din yung pinicturan ko, no, na sinubmit ko. Yan. So after nyan, yan na, no. Tapos isasubmit nyo na yan. Yan. Pilapan nyo muna yan. Verification, no. Yan. Tapos isasubmit na ngayon yan. Yan. So, pag sinabit nyo na yun, guys, yan, no. Walang lalabas dyan na ano natin, no, yung ispas QR code natin, no, kasi halimbawa lang yan, no. Pero pag nag-fill up kayo talaga at nailagay na yung mga, na-upload na yung mga requirements na yan, ang lalabas sa inyong resulta na yung ispas QR code niyo ay katulad ng ganito, no. Halimbawa, kunin natin halimbawa yung example na ginawa ko o yung resulta ng ginawa ko kay nanay, no? Kagaya ni nanay na kinuha ko siyang S-Pass, no? Yan. Sumahing ganyan yung resulta niya, guys, no? Yan. So, yung unang picture, ayan yung resulta niya, no? Status niya. Na-cancel siya, no? Yan. Una, pagkasabit yun, guys, ang lalabas pending, no? After 1 hour, sa kanya malalaman yung result kung approve o cancel, no? Kaya dyan natatapos guys yung ating tutorial sa espas.ph na. Salamat!